lang kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Oh, ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and fiscal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, eh, sir. Eh. Kumbaga sa garapalan, eh. Kernel. Yes, sir. Tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Martes ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. July 18, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Palatuntunang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon ka nimo, Idol. Maraming salamat, Nins. At mga OFW, ha? Maraming ano sa ating mga OFW, sa iba't ibang sulok ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Depende kung anong time zone po dyan sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo. Sampo ng inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Mabuhay ang ating mga OFW. Mayong hapon, kanyang tanang kapaminong karo sa Radyo 5 o ng Katanao sa Action TV Channel 41 hangtod alas 3. Yes, oo. Hanggang 3 sa Action TV. Action TV. Pero after 3 o'clock, Radyo 5 pa rin tayo. Tama. Tuloy. Mabuhay tayo mga Pilipino. Mabuhay. At lalo na yung mga OFWs na araw-araw eh dumadami. Mga OFW, lumalaki yan. Mahal na mahal po namin kayo. Sobra-sobra talagang thank you sa patuloy niyo pong pagsusuporta. Mabuhay po kayong lahat. Okay. Alright, at sa mga mag-a-add po at magla-like, magko-comment sa Raffy Tulfo in Action, doon lang po kayo sa verified page account ng Raffy Tulfo in Action. Okay? Sige po. At sa mga magre-reklamo, kayo naman po ay pwede pong magpunta sa aming Action Center. Dito po yan sa TV5 Media Center, Reliance Street, corner Sheridan, Boni, Mandaluyong City. At bukas po kami, Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. Alright? At ngayon naman po sa ating pinaka-aabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, at nandito po si Divine Grace Joy Almeda. Mahabang pangalan niya. Oo. Sige. Andito siya, Idol, para humingi ng tulong na makuha yung kanyang dalawang anak mula sa kanyang mister. Ang edad ay 5 tsaka 3 years old. So, kasal sila. Pero bago niya, maalala ko yung pumunta din sa atin. Ito yung pinakalas eh, nagpapatulong na makuha yung kanyang baby sa kanyang tiyahin. Pwera yung kahapon, ano? Yung kasi naman ni Miss Clara de la Fuente. Ano bang pinakalatest doon? Yung sa probinsya, matapang siya, yung mama, kamag-anak. Kanino nga bang ano yun? Kanino nga bang kaso yun? Kay Miss Carol. Okay. Pero ang balita ko, anong latest na doon? Tumiklo pa ata yung, di ba, nang hamon pa yung ano? Ay, oo. Parang sino bang reporter nun? Oo. Naghamon pa ngayong sa'yo, Idol, eh. Sabi niya. Sabi pa nga niya sa akin, punta ka rito, punta ka rito. Balimbing kayo. Si Lolo, niya. Si Lolo, di ba? Lolo. Yung Lolo. Mm-mm, kasi apo niya yung bata. O ano na nangyari doon? Pumayag na na makuha yung bata na huwag na lang tayo makialam na yung bata ay isusurrender naman o ibabalik doon sa magulang. Isusurrender na ba? Naisurrender basta, na. Basta, oo. Okay na. Ang pagkakalam ko, okay na. So, kaya hindi na lang tayo nakialam. Dahil na. Yun ang pakiusap. Kasi kayo, pag nakiusap kami dito na maayos, diba, huwag ko kayong magmatigas. Dahil ang ginagawa namin, tinutulungan naman po namin yung mga lumalapit sa amin, nagpapasaklolo na makuha ang kanilang mga baby na pinapatupad lang po namin kung ano nasa batas. Huwag na ako kasi kayo mag-ayabang pa, magmalaki, magbanta, na para bang kaya niyong buong mundo. Bandang huli, titiklub din pala kayo. Kayo, napapahiya. At manunumbat pa na, paano naman yung mga ginastos namin sa bata? Diba? May mga ganun pa, diba? Okay. Buti na lang. Okay buti na. Buti na lang. Ito ngayon, may bisita tayo. Mahaba ang pangalan niya, Nis. Ang pangalan ulit, ma'am. Si Divine na lang. Ano pong gusto niyong itawag sa inyo? Divine o Grace o Joy? Joy na lang. Joy na lang. Parang kamukha niya si Aldab. Si ano? Si Maine?
May, oh. Main Men. Kahawig niya si Main Mendoza. Si Joy na lang, si Joy. Miss Joy, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Sige, ma'am, yung inyo pong anak ay ilang taon? Isang 5 years old, tsaka isang 3 years old. Gusto niyo na pong kunin sa inyong mister? Apo. Okay. Meryl, lalaki? Lalaki po. Meryl, okay. Kasi Kim pa. Oo, parang pangalan ng babae. Okay. So, kasal ho kayo? Kasal po kami. Pero wala na ho kayo? Separated po. Na. Ngayon gusto niyo na pong kunin yung bata? Gusto ko. Ayaw niyo po ibigay? Ayaw po niya ibigay. Hinaram lang po niya yon actually. Hinaram? Hinaram lang po. Hinaram na tapos wala nang balikan? Wala na po. Sige, kausapin natin si Sir Meryl. Sir Meryl, magandang hapon. Sir, Sir hello Meryl. Po. Good afternoon po, Sir Meryl. Hello po, Sir Erwin. Hello Rafi po. Sir Meryl. Sir Rafi, Sir Erwin, Sir Rafi. Good afternoon po. Okay. Ano po? Mas maganda siguro, mag-usap muna kayo, Ma'am Joy. Sir, kakausapin daw kayo ni Mrs. Mrs., okay usap po. Kayo. Willing sige, po. Usap kayo, ma'am. Hello. Hello, Vine. Alam yes. mo naman na ilang gabi na tumatawag ako sa'yo and humihingi ako ng personal time na mag-usap tayong dalawa. Diba? Alam mo yun. And last ano yun, nung isang araw lang yun, humihingi ako ng time. But hindi mo ko sinasagot na magkaroon tayo ng time na mag-usap. And alam mo naman yung reason. And ba't may mga nakakarating sa akin na yung bata ay itinatakas. Ba'y naka-enroll yung bata? Andito. Dito naman naka-address yung mga bata at naka-enroll sa Philippine Christian University. Pinag-aaral natin. So bakit naman natin itatakas ang bata? Actually, nandito kami sa Silang Cavite. Taga dito naman tayo. And bakit may mga term na itinatakas ng bata, hindi mo naman hinihingi yung bata. Wala namang ganun. Actually, ikaw na nga yung hindi tumatawag nitong mga nakaraan. Huwag mo naman sabihin hindi ako tumatawag, tumatawag naman ako. Diba nag-text ka sa akin? Sabi mo, huwag muna ako umuwi. So natakot actually, ako dahil kilala mo tita mo. Alam mo kung anong ginagawa sa akin ng tita mo. Sinisagawa niya ako lagi. Sir Meryl, sandali lang sir. Pagsalitain niyo naman siya kasi ang haba niya po mga sinasabi niyo. Siya naman po sir, Sir Meryl. Unang-una, hinaram sa akin ni mommy at daddy yung mga bata. So mama ko. Dahil natakot ako baka ilayun yun sa akin ng bata. So, dumating yung time na sabi ko, ayusin namin to. Kami magpapaaral sa mga bata. Dahil that time, alam mo, may trabaho ako. Alam mo, naghahanap ako ng trabaho na kung ano yung pwede ko maitulong sa mga bata. Dahil tita mo nanumbat na noon sa akin. At ayoko nang maulit yun. Ang sakit ng mga sinabi niya sa akin. Kung tutulong lang yung tita mo at isusumbat lang niya sa akin. Sana tigil naman na. Kinuha ko na yung mga bata. Hinaram sa akin ni mami at daddy na hindi ka kasama. Hindi ka tumungtong sa bahay. Para harapin yung magulang ko. Alam mo yan. Sabi mo, haharap ka. Pero hindi. Sumama ako kahit na hamarap ako sa mga tita mo na ang sakit-sakit na. Ano po mga pinagsasabi ng mga tita? Ang dami po. Sobra po. Nilalait po kayo. Sobra po. Okay, sige. Huwag niyo na po intindihin yung mga panalait ni tita. Total, ang importante rito, Ma'am Joy, ay makuha muna po yung mga baby mo. Hiniram ko si King. Alam mo yan, hiniram ko yung bunso natin kay Daddy. Sabi ko, isasama ko lang sa birthday ni Lolo. Ayaw ni Daddy. Kesyo daw baka sipunin yung bata. Baka, nanay naman ako. Para pabayaan ko ba yung anak ko? Siyempre, hindi ko pababayaan ang anak ko. Alam mo yan, simula ng baby sila. Diba, nag-breastfeed ako para wala kang maigasto sa kanilang gatas. Pinilit ko, kinaya ko naman. Alam mo yung hirap ni Mary Kim. Alam mo lahat yan. Okay. So, Sir Kim, yes po, sir. Kukunin na po ni Ma'am Joy, ni Mrs., yung kanyang baby, yung inyong baby sa inyo. Kasi nasa batas naman po natin, alam naman po, 7 years old below, dapat po sa nanay kapag nagkahiwalay po yung parehong magulang. Di ho ba? Yes, sir. Okay. Sige po, darating pero, po kami dyan para kunin na po yung bata. Kailan mo gusto, Ma'am Joy, kunin yung baby? Bukas po. Sige. Sir Meryl, bukas po, darating po kami dyan. Kasama po yung mga taga Women's and Children's Desk, pati po yung MSWD. Ano po? Yes, sir. Pero, sir. Opo, sir. Sir Rafi? Opo, sir. Sir, kasi sa lagay pong ito, o kung okay lang pong pakinggan niyo po ako. Ano po? Sige po. Kasi ang nakikita lang po dito, sir, is
yung cause eh, kung bakit hindi po siya mauwi dito. And yung reason po kung bakit naman po. Actually, hindi naman po yan yung... Hindi, siguro, sir, sa batas po, talagang babae po talaga yung lamang. Tama, sir. Tama, sir. Pero ginagalang ko po yun at alam ko po yung mga grounds pagdating po sa babae. Opo. Pero ang kinakasakit ko lang naman po ng loob dito, sir, is yung... Hindi po ako yung tatay ng pinagdadala niya ngayon eh. Yung pinagbubuntis niya po ngayon. Okay. It doesn't matter, sir. Wala na po tayo doon sa pinagbubuntis niya ngayon. Ang pinag-uusapan po natin, sir, para wala tayong, huwag tayong mamalayo sa topic, ay yung pong okay, dalawang sir. Baby ninyo opo. Na karapatan opo. Niya po, ayon po sa ating batas, opo, na makuha yan dahil magkahiwalay na po kayo, 7 years old below. Yan po yung nasa batas. Opo. Yung pong, kung ano man po yung ikinabubuntis niya ngayon, kung kanino man po yan, labas na po tayo doon, okay? Okay, sir. Okay po. Naintindihan ko po, sir. Okay, sige po. Kung tungkol dyan po, sir, sa mga personal po ninyo, pwede nyo po pag-usapan yun later on. Okay, sir? Okay, sir. Sige. Salamat opo. Po, Sir Meryl. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po, Sir Meryl. Magandang hapon po. Thank you po. Miss Cynthia Zamora, Social Welfare Officer 1 ng Silang Cavite. Ma'am, hingi lang po kami ng tulong. Dadaan po kami dyan sa inyo. Pumayag naman po yung tatay para maging maayos lang po yung turnover para pagkuha po dun sa bata apa, sa Silang Cavite. Salamat po, Ma'am Cynthia. Apa, sir. Thank you po. At kay Major Lori Tarazona, Chief of Police ng Silang Cavite. Major, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po. Mag-courtesy call po kami sa inyo bukas, Major, para po sa hingi ng tulong na makuha po yung baby ni Ma'am Joy doon po kay Sir Meryl. Ano po? Sa tulong sige po, sige SWD. Po. Bukas naman po yung ating impilin ng police po dito sa Silang. Anytime po. Major, sobrang thank you ha, Major. Magandang hapon opo, po. Opo, maraming salamat po. Opo, Major. Okay na po yan, Ma'am Joy. Proseso po ang gagawin natin. Dadaan muna tayo sa social welfare and then sa chief of police okay po. Sa barangay and then dun sa bahay ni Mr. Opo, marami pong salamat. Yes, ma'am. Magpalaing po kayo. Thank you yes, po. God bless po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Bibo Cheese Dog, family-robbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa, mi goreng ng Indomie siksikliglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Grab the opportunity. Oo, grab na grab. Grab the best ride. Mm-mm. That is the Grab. Oo. Ako nag-grab taxi. Ako pagka, pagka tinatamad mag-drive. Sana maayos na yung problema no, between LTFRB at saka dito sa Grab. I'm sure naman. Diba? Sana maayos to. Oo. At sana hindi pera-pera ang nasa isip ng LTFRB. Yung ayusin talagang problema. Ah, oo. Palagay ko naman kasi ibang administration na ngayon. Okay, mukhang, good. Ayusin yung problema. Kasi marami din ang mga kababayan natin na pag ano na, nakasanayan na yung Grab. Mm-mm. O yung Uber. Diba? At all of a sudden bigla yung aalisin ito. Tsaka parang maiiba ang takbo ng yung mga commuters natin, especially sa Metro Manila, kung mawawala sila. Kasi yes. Malaking bagay, Idol, ha? Hindi tayo sa, syempre, di ba, pandagdag sila dun sa mga existing na ngayon, na mga cab. Kaya lang, iba eh. Pag ito, in a span of ilan seconds, makakasakay ka na at makakapunta ka sa paroroonan mo nang walang tatanggi sa'yo. Yung mga ganon. Siguro, yung convenience. Exactly. Dapat basahin din ng LTFRB na mga kinaukulan, yung mga sentimiento ng mga netizen. Mm-mm. Yan, nasa, ano yan, nasa social media. Oo. Yung mga comments nila, yung mga sinasabi nila, yung mga hinanakit nila tungkol dun sa planong aalisin na yung Grab. Oo. Marami kasing pumapalag na wag. Maraming ayaw dahil nakasanay na nila at nakikita naman nila na malaking tulong sa... Malaking ginawa kasi talaga. Malaking ginawa, oo, malaking tulong sa kanila. Sa totoo lang. Pag-commute from work to their house or from anywhere they want to go. Okay, maayos yun na yan.
Oo. LTFRB. Sana sa lalong madaling panahon. ASAP. ASAP na. Okay. Sige, may mga bisita tayo dito all the way from Magalang, Pampanga. Okay. Sige, Mr. Perry, Basangan, Jason De La Cruz et al. Mm-hmm. Andito sila, Idol, para may nagtulong. Malalaking tao sila lahat, ano? Kala ko, mga basketball player eh. Sabi ko, oh, buti mo, tantatang ka. Pero ano? Mga residente yan, ha? Oh. Ng ano, barangay San Ildefonso, Magalang, Pampanga. At kaya sila, Idol, mga taga-Pampanga, malalaking tao. Oo, oh, mga kapampangan pala. Oo, oh. Oh, dapat ito, magbuo sila ng basketball team. Pwede, oo, oh, matatangkad pwede. Eh. Oo, oh, tatangkad nila lahat. Oh. Oh. Itong pinakamalit nila, 5'7". Oh. Point guard, oo. Oh. Kita mo. Pwede okay. Ng basketball team. Okay, ang nire-reklamo nila, ay yung mabahong piggery at poultry sa lugar sa po kanilang ng... lugar. Opo. Oh, oh. Ginawa okay. Punta po na ng mga poultry at piggery po yung ayun, lugar namin. Ayun, mukhang may mga dala pa po kayong, sige, ipakita po natin kay Idol yung mga opo. Pictures. Okay. Opo. Eto. No, magandang hapon muna, Sir Perry, Sir Jason. Magandang hapon din eto, po naman. Okay, eto. May picture, may emoji pa dito na talagang na ano sila, nainis na. Maganda naman po itong ano. Ano itong ano? Ito marketplace condo unit. Ito po yung condo unit niyo. Hindi po. Condo unit po ng isang farm owner po 'yan. Ano isang farm owner? Opo, nakasama po si Kapitan. Ah, okay. Parang ginugod time si Kapitan. Oo, oh, 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 ayan. Ah, okay. Hindi ko naintindihan. Ito pala si Kapitan at saka itong farm owner. Opo. Eh friendship si Kapitan. Oo. Oh, ayun naman. Friend of friend. Pala. Friend of friend. Oo. Okay. Kumakain pa po sila. Kumakain pa? Opo, kasama eh. Araw na po ng Martes eh. June 20. Uy, tingnan natin yung kinakain nila. Ayan pala, aba opo. Naman. Oh, buko juice si Kapitan. Tapos mga inihaw. May lechon pa siguro. Saan po si Kapitan? Itong nasa kaliwa, sa kanan. Opo, opo. Okay, so matagal nyo na pong gustong maayos yung problema sa KNK Farm? KMKU Farm, Red Dragon Farm, tsaka Super Swine. Bakit po? Ano pong problema doon? Eh, malapit po sa residential po, sir. Eh. As in talagang wala po sa zoning. Tapos nangangamoy po everyday po eh. Sige, ang gagawin po natin ito, iakit na agad natin sa kataas-taasan dyan sa Pampanga, ang inyong pong butihing governor dyan, na si Governor Lilia Pineda. Magandang hapon po, Governor Pineda, ma'am. Governor, magandang hapon po. Okay. Tawagan si Mayor Marilu Malulakson, ang inyong buting mayor. Oh, Governor Pineda, magandang hapon po. Go. Governor Pineda, magandang hapon. Okay, hirap tayo sa signal. Ang inyo naman pong butihing mayor. Apo. Ma'am Malulakson. Madam Mayor, magandang hapon po. Nagkakaproblema ating ano. Ang inyong pong butihing, ay hindi na pala si chairman, hindi na butihing to. Ang inyong pong hindi mabuting chairman, ayon sa mga complainant, wag natin tawag yung butihing, eh, hindi naman daw mabuti. Ang inyong hindi mabuting chairman, magandang hapon, wala rin si chairman. Nasaan na? Ay, si chairman, baka ano, tsumitsibog. Oh, hindi na. Eh, tawagan natin na lang, umpisa na natin siguro kay yung kanilang butihing mayor na si Mamalu Lacson. Magalang, Pampanga. Wala? San Ildefonso, Magalang, Pampanga. San Ildefonso, Magalang, Pampanga. Ito naman po si Governor Pineda na lang. Governor Pineda, magandang hapon po, ma'am. Gov. Gov, magandang hapon. Okay. Here. Hello? Gov, magandang hapon po, Governor. Traffic, good afternoon. Okay. Ma'am, andito po yung mga residente po ng Magalang, Pampanga. Alam mo, Rapid, patatawag ko na lang yung ano yung DNR dyan. Kasi pinagmamalaki nila yung ECC niya ni. Ah. Sa DNR. DNR issue po ito? Yung DNR kakausapin ko kasi siya yung nag-issue niyan eh, ng ECC eh. Aha. Okay. Kayaan mo, Rapi. Malis lang siya eh. Out of town eh. Sabi okay. Ko na sa kanya yan eh. May napasara na doon siyang dalawa, sabi niya. Okay. Okay. So yung DNR na lang po siguro ang tatawagan natin para sila ng formaction sa problema. Oo, Rapi. Para magtulungan. Sige po, kasi sige sila po. Rin yan eh. Pag, kahit na ayaw mo, kung binigyan nila ng ECC yan, pwede kang i-demanda yan eh. Ah, so dapat hindi nang bagyan... Pagyan mo na lang. Oh. Sana po hindi pala, dapat hindi nabigyan ng ECC ng ano, DNR, kung tutuusin. Oo, dapat wala. Ayun, sige po. Pwede rin magpa-close yung ano, Rapi, yung ano, yung DNR. Ah, yung DNR po, pwede sila magpa-close? Ang DNR, pwede siya. Okay. Sige po. So direkto siya, ha? Opo. Sa tulong po ninyo, sir, ma'am,
Eh, tatawagin niyo po din. Ayusin ko rin, Rafi. Kasi okay. Alam mo, ano pa lang bago ako, dapat sila muna lahat tumaksyon eh. Mm-hmm, mm-hmm. Okay, sige po. So asahan po namin, sige, Gov. Sige, Rafi. Ayan ako ng bahala. Ako mag-ano. Marami pong salamat. Ayan, Gov. Nagpapasalamat po yung mga residente po, Gov. Sige, pasalamat. Sige. Kayo, Gov. Opo, marami pong salamat, Gov, sa pagtulong niyo po sa amin. Okay, binabana. Sige po, sabi niya ni Gov, siya na rin pong bahala. Opo. Okay. So, tatawagan daw niya po yung DNR kasi ito po yung nag-issue ng ECC na hindi naman pala dapat talaga. Opo. Yung kasi DNR po, kinwestiyon ko na po yan nung way back 2012. Naggumawa po kasi sila ng municipal ordinance na dapat po yung mga bigery pong ito, dapat po pag backyard po siya nasa 750 meters away from the residence. At kung large scale naman po siya, dapat nasa 1,500 meters away from the residence. Eh, ang problema naman po... Ito, ilan ang layo nito, sir? Ay, wala man pong ano, wala man pong 100 meters. Yung isa po, kabilaan pong bakod lang sa mga residential eh. Oy, sige. Yung isa naman po, kabilang daan lang. Ito naman, tatawagan naman natin itong butihing mayor po ninyo, si Mayor Malu Lacson. Madam Mayor, magandang hapon po. Ma'am, Mayor? Hello, good afternoon po, Mayor, andito po yung inyo pong mga constituent, ang kanilang pong reklamo, yung KNK Farm at saka U Farm at iba pa. Apo, apo. Natawagan na po namin si Governor Pineda at sabi niya tutulong na po siya, siya rohong bahala, tatawagan niya po yung DNR. Nag-usap okay. Na po kami ni Governor last week okay. About po dyan. Okay. Actually po yung mga complainants, nakausap po namin last week din, napumunta sila sa office ni Vice Mayor. Okay. So, at tinatanong ko po sa kanila kasi yung sino po ang farm na sinukomplay nila para mag-step namin at patignan na. Actually, okay. Naka-schedule kami with them on Friday. Ngayon Friday na to. Itong Friday. So, ano pong nag-schedule ngayon Friday? Ano pong gagawin nyo? Tapos, hinihingan ko po sila ng official complaint para po meron kami maging basis sa LGU para actionan po ang complaint nila because they are trying to complain ko lahat daw ng figure sa ball field doon. Eh syempre yun lang ang main source of life view ng mga tao doon sa Ildefonso. So, pero gusto ko sana yung complaint nila ipass nila sa amin yung official complaint kung sino po ang figure na kino-complain nila. Nag-usap na kami na we will go visit po ng Friday at alam po nila yon. Yung mga pumunta kay Vice Mayor, ayan po yung... Pero may Mayor, nais ko lang klaruhin ano po, naiintindihan po nila, maging kami po rito, na ang main livelihood po ng maraming tao dyan sa Magalang, Pampanga, ay yung pumpigere. Pero naman po, sana ilagay po sa lugar. Yun nga po sinasabi ko sa kanila, kaya hiningan ko po sila ng complaint. Sino po ba talaga ang kinocomplain nila? Sino ba talaga? Excuse me, Mama. Opo. Mayor, sino ang kinocomplain nyo talaga, mga sir? Yung po mga lapit ng mga pigger po sa ano mga residential. Kagaya po ng KMK Farm, U Farm, Red Dragon, Supreme Dragon Farm, at saka po yung Super Swine piggery po na malapit lang po sa mga residential. Okay, lima. Opo. Okay, yung lima po na nabanggit po, Mayor. Opo. Hinihingan po sila ng official complaint po yung mga nag-complain para po official naman po yung actions namin. Anyway, kahit wala pa yung complaint na schedule namin. Actually po, pitinatayo pa lang po yung KMK Farm. Nag-complain na po kami. Kasi po raw, way back 2004 pa po yun, sabi po nila, bakit po raw kami nagre-reklamo? Eh, hindi pa naman po nakatayo yung building. Eh, paano pong hindi kami magre-reklamo? Eh, ang lapit-lapit ng building na yan. Pangalawang, ang binigyan po nila, kinuha po ng permit dyan is fish pond at the same time, piggery, backyard. Uh-huh. Pero, meron po bang backyard na 1,600 heads? Mm-hmm. Ang kapasin. Commercial na po yan. Commercial na po. Very commercial na. Pangalawa po, conceal pa po nun si Mayor nung nagkaroon po ng pagdinig po sa barangay. Ang dami po namin po kasing naging hinaing noon. So tapos, wala po. Nangyari rin po na natupad din po yung kagustuhan ng mga piggering ito. Sila rin pong nanaig. So yun po, patuloy po yung operation nila. Samantalang po kami, may gitna po kami isang dekadang pinipirwisyo nito araw sa araw-araw na lang. Mayor, matagal na pala, yes. Mayor. Hindi ka pa pala mayor dyan. Nagreklamo na po sila, ma'am. Kasihan po ako, mga kumit mong pupunta sa barangay para mag-hearing doon.
ngayon nag Ma'am, hindi po maganda pakinggan, mawalang gala na po Mayora, Madam. Hindi po maganda pakinggan na sasabihin nyo, kailangan they have to put it in writing kung sino talaga ang reklamo. Eh alam naman po ninyo noong papala kung sino po talaga dapat nilang inireklamo. In fact, maging po si Governor, alam na rin po yung problema. Sabi nga po ni Gov kanina, if, and I quote, ako nang bahala, tatawagan ko yung ECC out of town lang. Okay? So even the Governor know, she knows na kung ano po yung problema talaga. Kasi we talked about it already po okay. Last week. So, okay. So ito na lang gawin natin, ma'am. Meron na kami sinasarang inquiry sa Magala. Yan po ay susunod sa iyong mga yan. Ma'am, wag na hong kailangan pa nila ng formal complaint. All you need to do po, madam, is magpadala ho kayo ng mga tauhan ninyo para mag-inspect kung ano ho talaga mga figure doon ang nagba-violate. Ano po? Ganun lang po kasimple yun, ma'am. Hindi. Sir, for documentation purposes, kung kailangan po talaga namin noon. Ma'am, I don't think so. Ma'am, sorry, ma'am. I'll have to disagree. Kasi ma'am, unang-una, mismo na po si Governor nagsabi may violation. So why do you still need a complainant when in fact there is a violation already, a violation na nirecognize po ng Office of the Governor, nirecognize po ng DNR? Sir, ganun lang po. No? Kahit wala pa silang written complaint sa amin, sa Friday po, naka-schedule na kami pupunta doon for the inspection. Actually, sinabihan po namin ng mga nagpo-complain na sarahan kami para they will know at makita doon po nila. Kasi kung anong ginagawa niyong aksyon. Okay, that makes sense. Good. Akala ko kailangan pa nila na mag-file ng formal complaint para umaksyon kayo. Ang problema po ay nakaka-receive na po ako ng text kanina. Ikakansel na rin po yung ano nila sa Friday. Ikakansel na po yung ano nila pagpunta po ni Mayor tsaka ni Vice Mayor sa Friday. Ikakansel? Opo. Meron po nag-text kanina. Opo. Oh, hindi ikakansel niya. Kasi kung ikakansel ni Mayor, akit tayo kay Gob. Anyway, si Gob, narin nyo naman po, nangako kanina sa akin. Sabi, Rafi, ako nang bahala dyan. Diba? Siyempre, si Governor pa rin ang pakinggan natin. Kung sakali man is si Mayor ay umaksyon. Tama ba ako, Mayora? Hindi po ayoko umaksyon. Pupunta po kami doon. Ah, very good. At alam naman po ng mga complainants natin. Ang tinatanong ko lang sa kanila, sinong figure yun? Anong pan yun? Ma'am. Diba? Ma'am. Okay, isa na lang po. Last na, ma'am. Ito na lang po gagawin natin. Ano po? Pupunta ko ngayon yung mga inspector ninyo. Iikutan po yung mga figure. Opo. Ngayon pa, ma'am, iikutan niyo po lahat ng figure doon at gagawa kayo ng mga pagsusukat, pagsasurvey. At base po doon sa inyong gagawang pag-inspection, malalaman niyo po kung sino po yung mga nagbabiolate doon po sa patakaran na dapat more than so and so meters away from the residential places, ito mga figure na ito. Doon pa lamang po, malalaman niyo na. You don't even need a complainant for that matter. Ano po? Kasi bago bigyan naman ng permit ang mga yan, meron tayong inspection team. Nagtatanga sila bakit daw po nabigyan ng permit kasi kinukonstruct pa nga lang daw yan, nagrereklamo na sila, di ba? Kaso, nagtaka sila bakit natuloy pa rin despite the fact na... Natuloy pa po, mayroon pa pong bagong pa tatayo na naman po sa Balibago po yan, May bagong pa naman daw pong itatayo. Ay, sa Malabog po yan, sa Sitio Malabog. At ito pa nga pong nakakatawa, ma'am. Ma'am, sorry, ma'am. Nakakatawa, ma'am. Ang nakakatawa dito, Mayora, si Chairman, palagi raw, ka-dinner, at very friendship daw, ito mga piggery owners. Opo. Sana po, kayo hindi po, I hope hindi po kayo, friendship nito. Don't tell me that po, sir. Kaya nga po, ma'am, sabi ko nga po, kayo po hindi, di ba? Sabi ko hindi. Di ba? Hindi nga. Kaya nga po. Hindi ko magkilala yung mga owners. Kaya nga po, sabi ko si Chairman, friendship, pero kayo po, hindi po, I hope hindi po, di ba? Yun ang pagkasabi ko. Hindi talaga. Ayun, hindi talaga. Tumatawa sila. Hindi raw po talaga. Umiiling sila. Tama, hindi raw talaga. Okay, they're nodding. Hindi. So Mayora, sa Friday po, sasamahan namin sila diyan. Is your team with us on Friday? Ano pa? Para once and for all po, yung tool po din po nakasama namin sa inspection on Friday. Opo, sasama po kami kasi pati si Governor. Please po. Okay, sige po. Please daw. Okay. Mayor, sobrang thank you, Mayor, ha? Sobrang thank you din po. Magandang hapon po, Mayor, ha? Thank you. Thank you, Dr. Lord. Okay, eto na. Sabi pa ni Mayor, please, sumama ro kami sa inspection. Sasama ho talaga kami. At kasama rin po si Gob. Nandiyan na si Gob, nandiyan pa si Mayor, nandito pa kami. Okay na po ito. Okay. By Friday, Mayor. Thank you, Idol. Magandang hapon po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po.
Alright, at kami po ay magbabalik. Samantala, ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Bittergo na may sangkap na ampalaya extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes. Sinamaan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ABC Healthcare. Tumawag lamang po kayo sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapago dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa convenience stores and other leading drug stores and supermarkets nationwide. At sa ating mga kapatid, ang Organic Azay Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azay Berry All Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Azay Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried Azay capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drug stores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:38 ng hapon at kati-kati sa balat tulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko, Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, maapting hadhat, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko, del sunil fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na ang solusyon. Para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha, meron naman po tayong fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Philippine Standard Time, 2:38 ng hapon. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras, 2:39 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng SureSeal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Action News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita! Aksyon! 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 News Update! Ang oras, 2:40 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Siniguro ng DM Consui Incorporated na maisasaayos ngayong araw ang mga gumuhong beam sa Skyway Extension Project sa kahabaan ng Osmeña Highway.
Anila, lima sa kanila mga construction workers ang nagtamo ng minor injuries dahil sa insidente. Nagkasa na rin ng sariling investigasyon ng kanilang safety and technical team para matukoy ang sanhi ng pagguho ng mga naturang beam. Samantala, humihingi rin ng naturang kumpanya ng matinding pangunawa lalo na sa mga motoristang naapektuhan ng matinding trapiko. Philippine Standard Time, 2:41 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang aksyon, news update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa. Per DTI, FTEB permit number 0676 series of 2017. Ito si Fungjay! Ang kati! Kati-kati sa balak, dulot ng Fungjay! Ifunjulmo! Gaya ng Buni, An-An, Had-Had, Alipunga, at Eczema. Ito ang masasabi ko, Ifunjisulmo! Fungisol Hotline, 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, Telstar Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica, at iba pa mga butika. Salicylic Acid plus Benzoic Acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Philippine Standard Time, 2:42 ng hapon. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat dulot ng fungi, i-fungisol mo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga, pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 2:43 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy? Hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. May 3 butas sa aming bubong. Malaki, maliit, mga butas. Sa butas ang bantapal na gamit ay Sure Seal. Sure Seal ang bantapal na iwas crack. Iwas crack. Iwas crack. Sure Seal ang bantapal na iwas crack.
ONG Paras po, umiwas na sa dati mong silat na mabilis mag-crack. Mag-Sure Seal na. Sure Seal, iwas crack, iwas tulog. Wala sa Jardine Distribution. Sure Seal ang pantapa na iwas crack. Para sa pantapal sa bubong, gutter o pipes, Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya, para huwag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress, September 6-9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at msap.ph. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2000. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3. Wanted sa Radyo. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda air freshener ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil at ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin pong ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang lihitim mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At may bisita tayo dito, idols, si Nanay. Mm. Nanay Diana Manaligod. At kaya siya Nanay dito para makausap yung ama Makati Branch. Okay. Dahil graduate na yung kanyang anak. 2012. Oh, pero wala pa rin. 2015. Oo. Ito, 12, 13, 14, 15, 16. Yung diploma daw at transcript of records ay hindi pa rin kalahating dekada. Oh, at least si Ma'am Diana nakangiti yung pumunta sa atin dito a few days ako. Nakasimangot si Nanay. Ito si Nanay Diana nakangiti. Good afternoon po, Sir Idol. Mas maganda pa kay sa po, Nanay Diana. Nanay Diana, sige, kwento niyo po itong inyong problema, Ma'am. Kasi 2012 po, gumraduate yung anak ko. Pero dapat okay po kasi 2011, gagraduate siya. Opo. So nung nag-apply po siya for graduation, na-reject po yun kasi may mga kulang pa pala po siyang subject. Back subjects, okay. Opo. So bali nung, yung pong mga subjects na yun, pwede lang po siyang i-enroll sa third try. Kaya na-take po niya yun nung 2012. So after po noon, 2012, gumraduate din po siya. So 2012 po siya nag-graduate. Opo. So ang problema hanggang ngayon, hindi pa niyo nakuha, hindi pa ma. Opo. Nung pong yung anak ko ang kumukuha ng mga ganong requirement, mga ano niya, credentials niya. Yes, ma'am. Sinasabi po na kukontakin na lang daw po siya. Ngayon, saka pupunta po nung anak, siguro napagsasabihan ko po siya dahil sabi ko nga, may problema ba? Bakit ba hindi pa nakukuha? Mm. Ngayon, nung katagalan na po, kinausap po ng masinsinan yung anak ko, sabi niya, sinabihan daw po siya na nawawala daw po yung envelope ng anak ko. Ganon din yung sinabi sa atin nung few days ago doon sa Nanay from Bicol. Sige, Nay, para mapabilis na tayo. Saan school ho ito? Sa Ama Makati po, sa Makati, sir. Okay. Maswerte tayo dahil mabait itong si Mr. Ferdicia. Nakita ko na to sa sa accomplishment natin. Very accommodating itong kanilang VP. Siya lagi ang natatawagan. Yes, yes, talagang bagay na bagay sa kanya sa marketing. Dahil mamimamarket niya yung ama the way he handles complaint. Mabilis umaksyon. Sir Ferdy Sia, VP Head Marketing, Ama Main. Magandang hapon po, Sir Ferdy. Hi, Sir Rafi. Good afternoon po. Una-una, Sir Ferdy, salamat po doon sa una namin nilapit sa inyo a few days ago. At na-action na niyo po, Sir Ferdy. Sir. Ay, yes, sir. Opo, maraming salamat kami din po para sa opportunity na yon na inyong binigay sa amin. Opo. Na matulungan yung ating estudyante. Opo. Sir Ferdy, ito po, katulad po nung reklamo inilapit namin sa inyo last week. Ganun din po sa kanya. Yung anak naman niya, this time is 2012, pa nag-graduate. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nakukuha yung mga dokumento tulad ng TOR at saka yung diploma. Pwede po bang mailapit ulit namin to sa inyo, sir? Ay, sige po. Gaya po ng dati nating gawi, papuntahin lang po natin si nanay at saka yung estudyante para po maayos natin yung problema nila. Makita po natin ano po yung kakulangan at ano naman po ang pwede namin magawa dun sa problema po ni nanay. Sige po. Sir Ferdy, sobrang thank you talaga, Sir Ferdy. Ha? Mabuhay ka, sir. Opo. Thank you rin po, sir. Po. Okay. So, ma'am, okay na po ito kasi main office na po ipupunta natin. Hindi na tayo dadaan sa branch. Main office na po tayo at ang harap po sa inyo, ito pong Vice President. Opo. Ng Ama Main. Okay? Opo. Solve na po yan, ma'am. Approve na yan. Opo. Sabi ko nga po, sir, ipatikim naman nila sa amin yung saya sa aming mga magulang kasi pinaghirapan po namin kasi yan. Yun lang ang kaligayahan namin. Tsaka yung anak ko, hindi niya magamit sa pagtatrabaho yung natapos niya. Ngayon, call center ang trabaho niya. Ang natapos po niya, BSIT. Hindi okay po niya magamit kasi wala po kasi siyang TOR. Ako'y magulang din. Opo, Nay. Sir. Naluluha ako, sir. Tayo mga magulang, yun nga, naluluha na si ma'am, namumula na yung mga mata niya. We're very proud, Nins, na makita yung anak natin na graduate, yung pinagpagura nating pangtustos sa kanila. Oo naman. Diba? Yung kabayaran noon na magmarcha yung ating anak na merong kasama ng diploma.
Ganon din naramdaman ni nanay, kaso naudlot yung kinanay. Okay. Inasa na yung diploma. Kasi po sir, napagalitan ko po yung anak ko. Akala ko may problema na naman. Eh, sabi ko po sa kanya, parang inaano ko lang po siya na sabi ko, ginastos natin yan, binayaran natin yan. Ibalik, yun ang diploma, yun ang ibayad mo sa amin. Correct. Yun, yun lang po. Kaya naluluha ako. Sabi, pero nung huling punta ko po sa ama, sinabihan ko yung isang nakausap po na sabi ko, kung hindi pa rin yan maayos, pasensya na kayo. Hahanap ako ng ahensya na makakatulong sa amin. Humingi pa po ako ng pahintulot sa kanila. Nalalapit po ako sa ahensya. Tapos hanggang sa kanina nga po pagising ko, naisip ko na pupunta ako dito sa inyo. Okay. Salamat din po kasi automatic na bigyan po ninyo ako ng sagot sa problema ko po. Salamat po sa pagpunta. Maraming salamat. Okay na po yan, ma'am. Ischedule na po natin kung kailan niyo po gusto. Opo. Sa main office po tayo diretso. Agad-agad makukuha niyo po yan, ma'am. Salamat po, sir. Salamat po sa pagpunta. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo. Okay. Kasi nga, Nins, di ba? Oo. Yung makita ng magulang yung diploma ng kanyang anak, ito na, yung nagbunga na yung mga pagod natin na pagtustos sa pag-aaral ng ating anak, diploma. Correct. At diba? Ibang pakiramdam ng isang magulang pag makita mong nagmarcha na yung mga anak mo, yung anak mo, tapos makikita mo pa yung diploma. Diploma. Oo. Ayun. Okay. Pero okay na yun. Hindi natin kailangan pagkausapin. Hindi na. Ibaba mo na yung okay na branch. Si Mr. Ferdicia. Mr. Okay, Ferdicia, yeah. Approve na sa atin yan. Mm-hmm. Okay. Sige. Okay, at nga pala idol, etong dalawang tita kong naka-base na sa Doha, Qatar, malakas pala tayo doon. OFW. OFW. Ay, batiin mo na agad. Ay, OFW syempre. Pala, Sus Marosep. Sige. Eh, sabi niya, lagi sige. Daw silang nakikinig. Oy, ayan. Ma'am. Oo. Si Auntie Helen Barra Sibayan. Auntie Helen. Mrs. Sibayan na siya ngayon eh. At saka si Auntie Laila Barra Guevara. First cousin po Auntie na Laila. Ako. Ayun. Oo. At sa lahat ng mga OFW dyan, sa anong Doha, Qatar. Doha, Qatar. Oo, magandang hapon. Mm-hmm. Ano bang oras ngayon doon? Umaga? 6 hours ang umaga ngayon doon. Magandang umaga dyan sa mga taga Doha, Qatar, mga OFW. Magandang hapon. Magandang hapon ha, sa lahat ng mga OFWs natin na yes. Talagang sa buong mundo. Nakasubaybay. Thank you po ah. Lalo sa mga taga Qatar kasi binati natin yung mga taga Qatar. Nandiyan yung auntie mo. Oo, Doha, Qatar ha. Mga Doha, taga Doha, Qatar. Thank you po. Thank you, thank you po. Sobrang thank you. Okay. At may bisita ulit tayo si Ma'am Criselda Rojas. Okay. Gusto lang niyang manawagan idol sa driver ng taxi na kanyang nasakyan na siya ay binastos. Buti na lang nakuha niya yung plate number. Nangyari daw po ito kanina lang. Oo, July 18, no? Kanina lang po ito ngayon lang. Kanina, noong Sunday po. Ah, noong Sunday. Okay. Opo. Anong tawag nito? Sige po ma'am, pakikwento po kay Idol at ma'am nakuha Criselda, niya naman yung plate number. Maganda nga po po, sir. Ano pong ginawa nitong taxi driver, ma'am? Kasi po, yung sumakay po ako dun sa may Pag-ibig po, sa harap po, may pila po sila dun sa Pag-ibig Caloocan po. Opo, Kalo, opo. Ano, build, ano po, Pag-ibig building. Pagsakay ko po, sabi ko po dun sa driver, ano, kuya, dyan lang po ako sa lagpas lang po ng Balintawak sa Shell. Tapos di, sabi niya dun po sa dispatcher, sabi niya po, ang lapit daw nun. Hindi, sabi nung dispatcher, sige, diretso muna. Tapos nung pag-andar niya, sabi niya ganun sa akin, ang haba-haba nung pila, sabi niya ganun, tapos diyan ka lang pala pupunta. Then sabi ko, eh kuya, sinabi ko naman sa'yo, pagsakay ko pa lang dapat, hindi mo na ako isinakay. Tapos paglagpas namin ng Balintawak, nagmumura na siya. Minumura niya na ako. Sabi ko, kuya, wag mo akong murahin, wag kang sumigaw, sabi kong ganun. Kasi nasa pila pa lang, sinabi ko na sa'yo na, Doon lang ako pupunta. Sabi ko, pwede mo naman akong hindi isakay eh. Sabi tama, ko sa kanya. Tama. Tapos pero hindi siya, hindi pwede yung ma'am tumanggi. Bawal, bawal tumanggi. Eh bakit kailangan niya pa humura-murahin ng gano'n? Yun, tapos yun ang hinding-hindi dapat niya ginawa. Yun po, tapos pagka ano po, ibinaba niya na, sabi niya, bumaba ka na, sabi niya sa akin. Itinabi niya po dun sa may gilid po ng pagtawid nung sa ano, Along EDSA po. Tapos yun, sabi niya bumaba ka na, hindi ako bumababa. Sabi ko, ihatid niyo po ako kung saan po ako pupunta. Tapos sabi niya, bumaba ka, ginawa niya, bumaba siya. Hinatak niya po ako ng pababa doon sa taxi. Tapos pinagmumura niya po ako, sasampalin niya ako, susuntukin niya akong ganun. Umaatras lang po ako, sabi kong ganun. Susuntukin mo kayo? Sabi niya, sasampalin kita dyan, sabi niya ganun. Tapos sabi kong ganun, sige kuya, irereklamo kita, sabi kong ganun sa kanya. Mm-hmm. Tapos di, nung nakita niya na may dumadaan na tao na, kasi binaba niya ko as in walang tao talaga. Mm-hmm. May dumadaan tao na, sumakay na siya sa taxi niya. Pagsakay niya, ipipicturean ko yung plate number, sasagasaan niya po pa ako. Ay, sobrang pagkabastos. Grabe na ito. Ang driver ay si Felix. Hindi,
Ito siya, operator driver. Opo. Nakuha ko lang po yung ano na yan, doon po sa may barangay po nung pinagpipilahan po nung taxi. Pina-review ko po yung ano, CCTV po. Isang unit lang po siya. Ayun po, opo yung ano niya. Siya po yung driver, siya na rin po yung operator. Eh, patanggalan ho natin ang prangkisa. Yung po ang gusto ko po. Eh, patanggalan natin, bigyan natin ng katakot-takot na leksyon. Huwag ko kay paparegulo dito, mama, kasi... Opo, opo. Yun talaga po ang ano ko. Sabi ko po sa kanya talaga yun. Mm. Sabi ko, irereklamo kita, kuya. Hindi kita titigilan hanggat hindi kita na irereklamo. Good. Good. Sige po. Sisiguraduhin natin na meron siyang kalalagyan. Huwag nyo lang po siya patatawarin. Kasi pag nagkaroon ng face-to-face sa LTFRB, magmamakawa po ito sa inyo, iiyak-iyak sa inyo, luluhod. Hindi po, hindi po, sir. Talagang paninindigan ko po yun. Good. Sige. Tawagin na natin yung LTFRB. Itong si, I'm sure nakikinig sa atin to ngayon, ma'am. Itong si Felix Gakayan, naihina to sa kanyang pantalon, na-stress na ito dahil alam niya, matatanggalan na siya ng prangkisa. Ang tapang niya po, ang tapang-tapang niya. Nagahamon sa pa. Ano. Hinahamon niya pa ako, sasampalin niya ako. Eh, yung laki niyang yun sa ano ko, at babae pa po ako. Babae pa, oo. Plus, sabi niyo, sasagasaan ka pa sa anak. Sasagasaan niya po ako. Napicturean ko po yung ano, gilid nga lang po yun ano, na ano. Bigla niya po akong aanuhan na sagasaan. Tap, umatras na lang po ako nun. Kakatakot okay. No pag naka-inkwentro ka ng ganung taxi driver. Baka ano to, baka nag-droga ito. Ang ano ko nga, wala ba siyang asawa, anak, para ganun? Kasi babae nga naman ako para ganun-ganun niya. But hindi, wala naman ako ilalaban sa kanya. Opo. Para ganun. Eh baka nakadroga ito, kasi pag yung taong nakadroga, wala nang pakialam, nanay, anak, nirip pa nga nila yung nanay nila, lola nila, eh. Wala, baka nakadroga to. Eh dapat, tukhang na ito eh. Anyway, di ba, mamaya. Eh, joke lang yung sa tukhang. Baka pero, seryosohin ng mga nakikinig. Joke baka lang seryosohin. Baka joke mamaya, lang yun, idol. Mamaya, may pumatay dito. Sabihin, inudyoke natin yung mga pumatay. Mga ano tawag, vigilante. Hindi, hindi. Dadaan natin sa proseso na siya ay mapaparusahan at may kalalagyan. At syempre, sila Odette at Carol, means... Ringing lang daw kasi ang LTFRB, means, pero pwede naman to si ma'am na samahan na lang. Sasamahan na lang po namin kayo sa LTFRB. Isa po sa mga reporter namin, i-assign po namin sa inyo na para masigurong makakahon po natin ito at wala siyang pupuntaan kundi magmamakaawa at huwag niyong pampatawarin. Opo, opo. Yun na po yung time na makaganti na kayo sa legal na paraan. Opo. Sweet revenge ang tawag opo, nito, opo. Pero legal naman. Opo. Sige, isa po sa aming mga reporter, i-assign po namin within this week. Actually, pwede nga tayo sa kataas-taasan ng LTFRB. Sige, yung pinaka... Chairman na po LTFRB. Akyat na tayo para mas mabilis yung proseso. Sige, samahan mo si ma'am doon sa pag-schedule sa isa sa mga reporter natin. Salamat okay. Po. Salamat po, ma'am. Thank you, sir. Thank yes, you ma'am. Yes, ma'am. Pero buti na lang nanindigan si ma'am idol kasi what if maulit pa ulit ito pag ano, pag hindi siya... I'm sure hindi ito member ng Radyo 5 Taxi Squad. Kasi kung miyembro yan, eh, hindi obra yung ganyang ano niya. Ang pakiusap sana natin sa lahat ng mga taxi driver, cab driver, Uber driver, basta't kayo ay nasa public transport, galangin niyo po ang mga pasahero ninyo, lalo na kung yan po ay mga babae, yan po ay mga buntis, lola, at may karga mga baby, galangin niyo po. PWD. PWD. Ganun. Of course, lalo dito ngayon dahil si Ma'am Criselda, mabae. E susuntukin mo, napakagago mo naman talagang gakayang ka. Sira ulo kang... Sasagasaan pa daw, idol. Grabe. Sasampalin mo. Dakadag siguro ito. Di ba? Pagkatapos, nung pipicturan ka para makuha niya yung mga info about you upang mareklamo ka rito, sasagasaan mo pa. E napakagago mo talagang gakayan. Ikaw ang pinakagago sa lahat ng taxi driver sa buong mundo. Hindi nga, pakiusap natin sa mga taxi driver. Galangin niyo po yung mga pasahero, lalo pat kung babae. Kasi may mga nanay din po kayo. Ako kasi means makamami ako. Oo. Mahal na mahal ko yung mami ko. Hindi ko ma-imagine na itong si Gakayan, kalalaking dako, kung saan pa mga Bisaya, tapos mambabastos ng babae. Si Raulo tong tarantado. Anyway, bahala na sa iyo ang LTFRB, Mr. Gakayan. Tapos na maliligayang araw mo. Nagpatay ng cellphone eh. Huwag ka lang patawarin ni ma'am.
Eh, pag pinatawad siya ni Ma'am Criselda, natin magagawa. Kasi meron din dito, maalala ko eh, yung dalawa ditong ano, mag-asawa sa St. Luke's na binastos. Ah, yung tapos yung victim, patient, oo, yun. Di ba? Oo. Oh, eh, gago rin yung driver na yun. Oo. Sobrang pagkabarambado. Nang hamon pa nga, di ba? Ibinaba pa sila sa alanganing ano. Alanganing lugar. At talagang sobrang pagkabastos. Eh ngayon, inabot sila ng awa. Mm-mm. Dahil nagdrama yung si taxi driver. Katakot-takot may na drama. May pamilya daw, may mga anak, etc. Exactly. Enrollment ko. Ano pa katang sinabi? And then, kasama yung operator nagmakaawa din, pinatawad. Mm-mm. Eh, labas na tayo doon. Pag nagkapatawaran, eh, labas na tayo. At least mission accomplished. Eh, yung ating complainant, happy. Doon sa kanyang decision, napatawarin. Dito, kay, ang tagal ko na kanina pa nagbabanter Odette and Carol, wala ba talaga? Ano yung pambanter ko? Baka kami pag-asa pa? Wala. Okay, sige, tuloy ko yung banter. Sige. Sige lang. Dito, kay Ma'am Criselda, eh, may kalalagyan ka, ah, nakikinig ka ngayon, I'm sure, Mr. Gakayan, wag ka lang patawarin ni Ma'am Criselda. Tapos ka. Okay? Wala na. Sige. Wala. Samahan na lang. Okay, sasamahan na lang talaga. Anyway, punta tayo sa isa pang kaso. Sige. At ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men at ng 3K Battery, 3K Battery, Dare to Compare. Andito po si Ma'am Jennifer. Si Nanay. Gaganto ka. Ganun po. Giganto ka. Tama po, ah? Okay, sige. Ma'am, pakikwento po kay Idol kung ano po yung inyong... Ma'am Jennifer, magandang hapon. Magandang hapon. May kasama po kayo, anak niyo? Pamangkin ko po. Pamangkin. Sige po, ma'am. Ano itong inyong reklamo? Yung anak ko po, sir, gusto po magpa-rescue. Jimmy, nandun po siya sa Ilocos. Ano? Nasa Ilocos. Ilocos, sir, po. Sa Santa Cruz, Kasilagan. Santa Cruz, Ilocos. Oo. Okay. Tapos, nag-text yung pinsan ko na gusto daw niyang umuwi dito. Nagpa-rescue po siya. Kasi, yung boyfriend niya, hindi siya pinayagan na umuwi dito. Yung contact niya, ay yung contact niya sa amin, yung pinsan ng lalaki ng boyfriend niya. Tapos, sabi niya dito sa text niya na, ate, kunin niyo ako dito kasi hindi ako pauwiin ng boyfriend ko. Kasi sabi ng boyfriend niya, nung pumunta sila doon sa Ilocos, magbakasyon lang po daw sila. Then yun, tuloy, pagdating nila doon sa, ano, sa Ilocos, yun pala, hindi na sila babalik dito. Lahat ng, ay, pera ng pinsan ko at ano, cellphone niya, lahat din ano ng gamit niya, kinuha ng lalaki, pinunit yung damit niya, pati yung cellphone niya, ginagrounded lahat para hindi siya makauwi dito at saka makakontakt sa amin. Kaya ngayon, nagkocontact na lang po siya sa ibang-ibang cellphone na para makuha daw siya doon. Nakikihiram na lang. Oo, nakikihiram na lang po siya. Pero alam niyo po ang exact location? Yung saktong issue po nila? Kung saan po natin ma-rescue. Kasi kailangan malalaman po natin yung exact location, lugar. Kasi paano po natin ma-rescue ito kung hindi natin alam kung saan natin siya i-rescue. Opo, ang tinetext niya sa akin ano sa ano po Santa Cruz Kasilagan Ilocosor sa pang ay dalawa daw ang daanan diyan sa kaliwa daw sa May Tree House. Yan ang binigay niya ng location sa amin, sir. Okay. Oh. Mahirap po, matunto niyan. Kailangan ito na si Daryl. Daryl Serrano, magandang hapon. Daryl Serrano. O kininanampe lang. Daryl. Binaba. Oo nga, obsessed siya sa ano, pinsan ko, hindi niya paalisin sa bahay. Okay. Ano pong lugar? Ano po, Santa Cruz, Kasilagan. Barangay Kasilagan. O, parang ganun yata. Kasi ano, hindi niya kabisado yung lugar. Nakitanong lang po siya sa ano, sa mga kapitbahay doon. Tumakas siya ba? Then, tapos, pag nandyan lang yung lalaki, hindi na siya pinalabas. Tinasama, kasi pag nag-inom. Okay, Odette and Carol, halika kayo, makinig kayo. Bago kayo magsala ng ganito, sinabi naman ang pala Barangay Kasilagan. Di sana tumawag tayo ng Barangay Chairman. Diba? Kasi si Chairman nakakalam sa mga tao doon sa lugar. Hindi agad tatawag tayo sa WCD. No way. Ma'am, sorry ma'am.
Okay lang po. Inaano ko to kanina pa to si mga staff sa likod. Hindi. Yan, si chairman dapat muna. Diba? Oo. Etong si Mr. Serrano kasi binabaan na ko tayo ng telepono. Oo nga, hindi siya sumasagot. Mm-hmm. Sige, Nis, magbanter. Kaya natang hinihintay din nila. Magbanter tayo. Okay, pagod sige. Habang wala pa, sige, hinihintay pa natin si chairman ng Barangay Kasilagan, Santa Cruz, Ilocos Sur. Ito muna ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng JNT Monoblock Tables and Chairs. Tried and tested ang tibay pambansang plasticware, JNT. At kung nakikinig po itong si Mr. John Blanco, pakikuha na ang inyong wallet dito po sa Action Center sa ating Sulian ng Bayan, maging si Mr. Jaime C. Domingo. Kung kayo po ay nakikinig, pakikuha na rin po ang inyong wallet dito po kay Klein sa aming Sulian ng Bayan. Hindi na kailangan Women's and Children's Desk. Kahit na sino sa PNP chief o police pwede. Oo, kahit na sino, hindi na Women's and Children's Desk. PNP matters na ito kasi kidnapping na ito. Oo, ilagay nyo na kahit na sino, chief o police ng Santa Ilocos. Santa Cruz, Ilocos. Santa ho ba o Santa Cruz? Santa Cruz po. Kasi alam ko merong Santa eh. Oh, alam ko yung Santa. Uh-uh. Ah, iba po yung Santa. Ah. Hindi ata din nila kabisado. So hindi po taga Ilocos doon. Nagbigay lang po siya ng ano, ng detalye kung saan siya nakatira ngayon. Mm-hmm. Okay. Hanggang kahapon nag-text po siya sa papa niya na ano sunduin daw siya sunduin. Kasi hindi siya makaalis. Last text niya kahapon. Sunduin sa kubang. Actually ano, nung Friday pa yan nagte-text sa amin eh kasi nakatakas kasi siya doon. So paano natin malaman kung naasan o siya? Eksaktong lugar at paano siya ma-rescue sa lugar? Yun kasi yun ko nga eh. Kaya nagre-rescue na lang po kami. Baka, kasi maraming baka treehouse. Saan ba yung treehouse na yun? Sinagbanta pa rin yung lalaki pag kami pumunta malaking gulo daw. Magkagulo daw doon. Okay. Balik nyo muna sila kay Carol para i-research muna nila Carol and Odette. Ayokong maubos yung oras natin hanggang alas 4. I think ito yung gusto mangyari nila Odette and Carol. Okay, salamat. Sorry, mama. Thank you po. I-research muna kayo ni Odette and Carol. Okay, sige. Maglagay muna ibang complainant. Kasi ang mangyari nito, ubusin. Kasi puro hanggang alas 4 hindi pa natin tayo. Makonta. Diba? Dapat kanina pa kinukontak. Okay. At mukhang ayaw ding ano, sumagot nung dati. Tawagan nyo kasi yung ano, chief of police. Dapat ni-research nyo muna, hindi yung salang kayo ng salang dito para pag-upo nila, alam na. Dahil malaki ang Santa Ilocos, Santa Cruz. Hindi ko alam kung Santa Cruz kasi meron ding Santa Nins. Alam ko yung Santa. Ah, okay. Malaki din yun. Iba pa yung Santa Cruz. Mm-hmm. Sige, newsbreak muna tayo. Okay. Alright, mga kapatid. At sa mga kaibigan po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver, at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga convenience stores and other leading drug stores and supermarkets nationwide. At sa ating mga kapatid, ang Organic Azai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azai Berry All Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Azai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried Azai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drug stores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:15 ng hapon at katikati sa balat tulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot o solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko ha, Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapting hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang koko, delsenail fungus. Kaya gamot sa fungi, ang hanap Fungisol na ang solusyon. Skincare Fungisol. Para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha, meron naman po tayong fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0917
0968-580-9035. Ang Fungisol at Funginasabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Bagot ka na ba sa traffic? Eh, sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ang mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalaga ang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time, 3:15 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Action News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras, 3:16 ng hapon. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Dating hinabangan Western Samar Mayor Alejandro Abaratige, guilty sa kasong grave abuse of misconduct. Umaaksyon si Zonia Esguera. Napatunayan guilty ng Office of the Ombudsman na guilty sa kasong grave abuse of misconduct si dating hinabangan Western Samar Mayor Alejandro Abaratige, gayon din ang Municipal Treasurer nito na si Raul Tapia at Administrative Officer na si Annalisa Bagro. Dahil dito pinagsisibak na Ombudsman sa pwesto ang mga ito at hindi na rin sila maaaring manungkulan pa saan mang public office. Hindi na rin papayagan makakuha ng civil service examinations at forfeited na rin ang kanilang retirement benefit. Sakaling wala na sila sa servisyo, ang penalty ay katumbas ng kanilang isang taon na sahod. Pinasasampahan din ang Ombudsman ng kasong graft ang mga respondents. Napatunayan ng Ombudsman na nagkaroon ng irregularidad sa pagbili ng lupain para sa expansion ng municipal cemetery. Inaprobahan umano ni Abaratige ang pagbabayad ng 500,000 pesos para sa lupa noong 2008. Lumitaw sa investigasyon na ang pagbili ng lupa ay walang approval ng sangguniang bayan ng munisipalidad. Umaaksyon, Tony Reyes Guerra, Radyo 5, 92.3 News FM. Philippine Standard Time, 3:17 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia. Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Kanton, bopi, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng ma'am na madish, karte. Philippine Standard Time, 3:19 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Because your health means everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a yeast. It's health and beauty is what you seek. Healthy purple is what you need. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uling sa...
Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga, pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Paano ba gamitin ang fungisol? Una, hugasan ang apektadong bahagi ng balat. Pangalawa, ipatak ang fungisol sa cotton buds. Pangatlo, ipahid ang cotton buds na may fungisol sa apektadong bahagi. At pang-apat, patuyuin ito ng mabuti. Tandaan, gawin ang pag-apply ng fungisol 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi hanggang ito ay gumaling. Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang fungisol ay mabibilis ha? Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica, at iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro yung dati-dati. Nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Kaibigan, usap tayo. May fungi na problema ka ba? Tulad ng makating puni. Mahapding had-had. Nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Mabahong halipunga. Dumadaming eksema. Ew. Kaibigan, ifungisol mo. Basta fungi na problema, ifungisol mo. Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang fungisol ay mabibilis ha? Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica, at iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor.
Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Tag-ulan, iwasan ang nagpapawis na pader, natutuklap na pintura at nagmamapang kisame. Mag-Super ThoroSeal, ang cementitious waterproofing na subok sa firewalls, basements, CR. Safe at non-toxic, kaya pwede din sa swimming pools, fish ponds at concrete water tanks. Basta konkreto, i-ThoroSeal mo. Walang tagas, walang tuklap, no back jumps. Over 100 years of waterproofing experience. Mula sa Jardine Distribution. Cementitious Waterproofing Super ThoroSeal. No back jobs. Piliin ang ThoroSeal White para sa inyong firewall para naka-waterproof na, may white finish pa. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O di ba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na 750 per capsule. Go na go with Bitter Go! Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. San Miguel Baraco, 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng San Miguel Baraco 3-in-1 Coffee. Kaping gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barack, mag-physical exercise tayo. Sige. Pampainit ng katawan. Punong braso, hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New San Miguel Baraco 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Yo, yo, yo. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Miguel Baraco 3-in-1 Coffee. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 Watt dahil maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan, makatawan ng Mega Grill, makatawan.
katawan ng Mega Krill. Magkatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling, magaling ang Mega Krill. Magaling, magaling ang Mega Krill. Magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang takang Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega papremyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Krill 500 White dahil maputi-maputi ang Mega Krill, maputi-maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill. Makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang takang Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega papremyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights. May power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea! Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Omni! Para sa liwanag na long-lasting, mag-Omni LED lights. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega papremyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian.
Kaya para sa akin, Davis Sun and Rain ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataasang marka. 100% tayo sa Davis Sun and Rain Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun and Rain ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, we're back. At ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At meron tayong makakausap itong si Miss... Ah, okay. Sige. Babalikan muna ba natin? Sige. Oo. Sige. Naka-ready na si Adi? O habang hindi pa, eto idol, meron kasing nagsusoli sa ating sulian ng bayan. Itong pouch na may laman na 8,449. Wow. 5 reals, ATM at mga IDs. Ang nagsoli po nito si Mr. Reynold M. Cannon, isa po siyang construction worker. Laki niya na. Yan na nakakabilib. Construction worker. Nagsoli ng pouch na ang laman 8,449. E palakpakan mo yung mga construction worker natin. Okay. Lalo na itong si Mr. Reynold M. Cano. At alam naman po natin lahat kung magkano lang po ang sinasahod po ng isang construction worker. Arawan yan. Arawan at below minimum pa. Tama. Ang karamihan sa kanila. Pero sa kabila niyan, ha, hindi nagpadala sa tukso itong si construction worker at naging tapat, nagpakabayani at nagsoli ng pagkalaki-laking salapi. At nakaka-good vibes nga talaga ito. Thank magkano? You. 8,000? 8,449 pesos. Sino may-ari ng wallet? At ang may-ari, kung nakikinig po itong si Miss Pamela May o May Benavinte. Miss Pamela Benavinte. Pamela Benavinte. Okay. Pakikuha na yung inyong pouch. Kakaano lang yan, kakasoli kanina lang. Kani-kanina lang ito. Oo, pakikuha na po ang inyong pouch. Alright? Okay. At sa ating OFW Alerts Idol, magpa-follow up tayo dun sa inilapit na noong July 12 lang, last week. Sa OFW Alert? Oo, itong si Iris Pugoy kasi nagpunta para humingi ng tulong na makuha na siya sa kanyang amo. Siya po yung... Siya yung ano, inaabuso nung kanya. Ito yung lumapit sa itimbre mo, sa OFW alert, sa aksyon sa tanghali. Mm-mm. Siya yung ipinapasubo. Yung kanyang amo, isinusubo yung kanyang ari dito sa ating OFW. At maiyak-iyak na siya humingi ng saklolo. Alamin na natin, lumapit dito yung kanyang sister. Oo. Alamin natin kung ano ng kanyang kalagayan. At marami tayong tinawagan. Tumawag tayo sa OWA, tumawag din tayo sa agency. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Iris. Ma'am Iris? Magandang Opo, nakausap po namin ng inyong sister, pumunta ho dito sa amin sa TV5. At sinabi nga po yung inyong sitwasyon. At naitawag na po namin ito sa agency at saka sa OWA. Kumusta na po kayo dyan, ma'am?
Hello, ma'am? Nandito lang po ko sa kwarto. Hindi na po ko lumalabas, sir. Nandiyan pa rin po kayo sa inyong amo? Opo, sir. Hindi pa rin po kayo nare-rescue? Hindi po, sir. Inaantay ko po, sir. Okay. Kasi nung makausap natin, yung hindi na ho namin kayo makausap doon, ma'am. Tinatawagan namin ang inyong telepono. Naka-off po yung inyong phone, pero yung inyong pong ate, nakausap namin dito. At itinawag na po namin to sa OWA at itinawag din po namin sa agency. So hanggang ngayon po, nandiyan pa rin kayo. Wala pa rin hong pumupunta. Wala pa po, sir. Okay, saan po yung eksaktong location nyo, Ma'am Iris? Anong po, sir? Nandito po ko sa Exit 5, Almoron, Puriad. Exit 5? Opo, sir. Pero kayo po ba'y nasa listahan sa OWA, sa inyong pangalan para matrace agad yan ng OWA? Hindi ko po alam, sir, kasi yung anak ko po at saka yung papa ko po sa Cebu, nagpunta na po sila doon sa OWA at saka sa POA po, sir. Okay. Alright. Yung agency, natawagan na natin dito ulit, ano? Yung Placewell International Manpower. So wala pa rin pong pumupunta dyan sa inyo hanggang ngayon. Pero ang importante ho, ang gusto namin malaman ngayon, yung exact location ninyo para agad-agad mapapuntahan kayo bago dapat mag-alas 5. Ano oras po pala dyan ngayon? Ano, sir? Quarter to 11 na po. Quarter to 11. Okay. Sige. Tawagan nyo agad yung ano, yung Polo. At tawagan nyo yung ano, yung placement agency. Okay, tinatawagan na po namin ngayon yung Polo at tinatawagan na rin po namin yung OWA. Nakausap natin yung OWA. Kung matatandaan ko, nakausap natin si Miss Marisa Cruz tungkol dito. Anings noon sa baba. Yes, nakausap sa baba natin siya noon. Right. And alam ko yung Polo, tinatawagan din natin. Nasaan na yung Polo? Okay. Matindi itong ginagawa sa kanya, Nins. Oo nga. Kailangan na siyang mai... So far, ito na yung isa sa pinakamalaswa o pinakamalaswa na siguro this year na natanggap tayo ng reklamo ng pambababo sa ating OFW. Ayaw ko na po talagang maulit yung silis ang bisili na po talaga. Pero ma'am, minsan lang ginawa yun o naulit pa? Ilang ulit pa po yun. Lalo na po napigwala yung taong babae dito, naghubad po siya sa harap ko. Okay, sige. Miss Marisa Cruz, Supervisor Advocacy and Social Work, Social Marketing Division ng OWA. Magandang hapon po, Miss Marisa. Sir Rocky, good afternoon po, Sir Rocky. Opo, ma'am, ito na po yung inilapit namin sa inyo a few days yes, ago. Sir. Inilapit din po namin sa agency. Yes, pero po. Hanggang ngayon, ma'am, nandoon pa rin si Miss Iris at hindi pa rin po siya na-rescue. Siya po yung OFW na ginagawa po ng amo ay sinusubo yung kanyang ari sa bibig po nitong ating OFW at doon po pinapalabas yes, yung kanyang kababuyan. Opo, sir. In fact, sir, halos inaano ko po yan, halos araw-araw po natin yung pinapalo. Pero ngayon po, ay ipapalo po ulit natin at nang makausap din po natin yung welfare officer po natin doon. Talagang gustong-gusto na po natin talaga siya maalis po sa kanyang, sa kanyang amo, sir. Mm-hmm. Naglalak po siya sa kwarto niya, ma'am. Hindi na po siya nakalabas. Hindi ba natin pwedeng tawagan yung ating iba? O, tawagan mo nga yung DFA natin. Wala ho ba tayong matawagan mga taga-embahada, Miss Marisa? Ngayon po, sir, ay tatawag po tayo doon, sir, sa Polo po natin. Tatawag po tayo doon sa Polo. Ulit. Oo. Siguro po dapat lahat po ng ahensya ng ating gobyerno sa... saan ka ba ngayon, Miss Iris? Saan lugar ba ito? Nakalimutan ko na. Saan po? Sa Riyadh. Dapat ho lahat ng mga ahensya ng ating gobyerno sa Riyadh at matawagan ho talaga. Dahil akala ko ho ito'y na-rescue na po. Miss Marisa, I know you're doing the best you could tungkol sa reklamo. Pero ito'y more than 3 days at 4 days na ata ito. At every day, impyerno para sa kanya. Dahil paulit-ulit po ginagawa ng kanyang amo yung kababuyan po sa kanya.
Opo. Okay. Wala ho ba tayo ngayong araw na ito? Matawagan? Tatawagan po ulit, sir, ngayon. At the moment, mababa po ulit ako doon sa ating office center para matawagan po ulit yung ating welfare officer doon. Okay, sige po. Sige, imumonitor na lang po namin to until 5 o'clock today. Na kung kinakailan pa hanggang mamayang gabi siguro. Odette, halika nga rito. Odette and Carol, punta nga kayong dalawa rito. Sandali lang po, Miss Marisa. Punta kayo rito. Bitiwan nyo naman ang ginagawa nyo. Lahat kayo, punta kayo rito. Now. Lahat kayo, punta rito. Lahat kayo, punta rito. Hindi, this is unacceptable. Ilang araw na ito eh. Diba? Dito kayo. Odette, diba ilang araw na ito? Especially Odette. Hindi pala kayo. Si Odette siguro. Diba? Kasama tayo sa ano? Possible alert. Ano nangyari? Ba't hindi natin tinutukan to? Sir, everyday po namin tinututukan po ito. Kaya nga po nung nalaman ko, hanggang ngayon, hindi pa rin po nare-rescue. Pero ang sinasabi po sa amin, susunduin na. Hintay na naman po kami. Kinabukasan, susunduin na. Hanggang sa umabot na po ngayon. Isa nga sa inyo, tumawag sa DFA. Tumawag nga kayo kung sino mga putang inang ambassador ng ano Riyadh, kung sino mga putang inang taga-gobyerno yung... sa DFA. Hindi, grabe na ito eh. 4 days na ito eh. Sorry po, Ma'am Marisa, hindi ho kayo. Okay, pero kagaguhan na po ito sa ating gobyerno. Hindi na unacceptable na po ito. Kasi ang akala po namin, all the while, kasi nangangako po sa amin, marami mataga-gobyerno, okay na. Eh kumalagay naman po siguro tayong lahat sa sitwasyon po nito na binababoy tayo at bawat araw po, di ba? Para malaki yung ano to eh, malaking trauma ito araw-araw. She has to go through this trauma na bababuyin siya araw-araw, and we thought na na-save na po namin siya, yung pala hindi pa rin. Opo. Ms. Marisa, may magagawa kayo tayo nito today. Odette, sino ba mga tatawagan natin? Sir, tinawagan ko na po talaga lahat. Everyday po ako itong matawag. Tumawag ka nga sa Malacañang Action Center ngayon. Diba? Magtatawag nga kayo. Sige po, Ms. Marisa. Sino po tatawagan niyo po dyan sa OWA, sa inyo po, parte? Tatawagan po ulit, sir, ito ngayon. Yung atin pong follow po natin doon sa Alcobar, sir. I'll make sure po na makakausap ulit po natin. Oho. No po. Kasi po, yung mga nakakontakt nyo ata doon, nangangako naman po sa inyo, I know you've been doing your best na gagawa ng paraan, pero hanggang ngayon po, wala pa rin po nagagawa ng paraan. Ito, ninervous na po itong si Ma'am Iris at 4 na araw na awata. Miss Iris, ilang araw na po since kayo po ay natawag po sa amin? Yung nagpunta po yung kapatid ko, sir, parang Miyerkules na po yun. Last Wednesday? Opo, sir. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Mula noon, sir. Nagkukunan na po ako sa kwarto ko dito, sir. For the past 6 days, walang tulong po na dumating? Wala. 6 days nga po pala talaga. Okay. Sige. Ms. Marisa, magtulungan na lang yes, po sir. Tayo. Ano po? Ha? Yes, sir. Opo. Okay. Sige po. Salamat po, Ms. Marisa. Okay po, sir. Tatawag ulit kami from time to time. Ano po, Ms. Marisa? Okay. No problem po, sir. Alright. Magtawag nga kayo sa Malacañang, Odette. Magtawag nga kayo sa ano? Lahat ng sa DOLE, sa POEA. Lahat. Bulabugin nga natin sa DFA. Wow. Sandali lang po, Miss Iris, ha? Hold ka lang dyan. Kasi akala... Kasi in fairness kay Ma'am Marisa, ginagawa niya lahat, Idol. Pero kasi yung doon sa Riyadh kasi ang hindi umaaksyon. Yung sa Riyadh. Oo. Kahit araw-araw ni Ma'am Marisa, kung hindi. Yan ang nireklamo palagi ng mga OFW natin eh. Na yung mga taga... Riyadh, yung mga taga-embahada, yung mga taga-polo doon sa Saudi o kung saan pa man sa Middle East, mga gago, walang pakialam. In fact, yung iba pa nga dyan, bago tumulong, nahalay na nga yung OFW natin, halayin muna nila. Ito super emergency bago ito tutulong. Eh. Wala ba tayong matawagan sa mga taga-DFA? Wala ba tayong matawagan sa mga taga-Malacañang? Odette, alam mo naman pala na isasalang natin to. Bigla mo isasalang. Binulaga mo ako. Di ba? Oh. Bigla niyong sinalang. I don't know. Bigla ako ng bulaga. Buti nga, sinabi niyo agad. Di ba? Sinalang agad natin to. Hindi niyo sinabi sa akin kanina.
nag-uusap lang tayo dyan kanina sa kabila, sa booth. Bigla nyo lang ako ibubulaga dito. Kasi kung sinabi nyo sa akin kanina doon, pati ako tubulong sa pagtatawag. Diba? Wow, grabe ito. Every day na lumilipas, na nandoon siya sa kanyang amo, isipin mo na lang, Nins, kung anong... Yung ordeal na... The ordeal she has to go through. Diba? And then, gabi-gabi, mabalik-balikan siya ng kanyang amo at gagawin itong kababuyan. Matindi. Madali para sa mga taga-gobyerno natin na sige-sige, walang problema sasabihin ng mga taga-polo, embahada. Kasi sila ang hindi nalalagay sa sitwasyon ni Miss Iris eh. Wala. Ay, magtawag kayo. Hindi pwede. Di ba? Sana kanina pa natin to eh. Di ba? Sana kanina pa ito. Pati DFA, wala tayong makontak ngayon. Natawag tayo sa ano? Wala tayong matawagan, Malacañang Action Center. Wala. Oh. Anong pwedeng tawagan natin? Magtatawag nga kayong lahat. Wow. Miss Iris? Miss Iris? Po. Nagkukulong ka ngayon dyan sa kwarto. Po. Hindi kayo lumalabas. Hindi na po. Okay. At wala ako kayong makontak ng mga taga-imbahada natin dyan. Sa Riyadh, mga taga-gobyerno, wala. Agency niyo po, hindi niyo rin po makontak. Oh, bumubulong-bulong na si ma'am eh. Buti nga na kausap natin siya ngayon. Nung last time, hindi namin siya makausap, kaya nakausap namin yung kanyang sister. And yung agency, tinawagan at maging yung OWA. Alam ko yung OWA, ginagawa nila ng pwedeng, lahat ng pwedeng gawin. Pero sa agency, wala naman talaga tayo maasahan dito eh. Oo, kaya nga... Sa agency kasi kapag na-deploy na yung OFW at kumita na sila, wala na talaga silang pakialam. Oo, wala na. Walang, walang malasakit. Wala talagang malasakit yung mga agency. Wala. At buti nga si Mama, no, yung cellphone, eh, hindi pa kinukumpis ka. Kasi usually pag ganito idol, di ba? At least meron pa tayong communication kay ma'am. Buti nga natawagan natin yan at alam natin yung kanyang pinakasitwasyon. At alam natin na wala palang nangyari. Diba? Wala talaga tayong matatawagan? Hmm? Ito ang frustration talaga natin, ano? Yung dito, sa mga yung OWA dito, idol, eh ginagawa yung lahat. Pero pag doon na, yun ang problema. Kasi kung dito lang yan, mas mabilis sana eh, no? I-rescue, marami tayong pwedeng tawagan, pero malayo ito eh. Wala dati tayong... Dati nga po, matumawag ako nung pinapagawa niya din doon. Sige po, ma'am, at... kami po dito, ma'am, eh, patuloy pa rin namin kinokontak. In fact, si Idol nga po, eh, tutulong na rin at lahat po tinatawagan namin, ma'am, maging yung counterpart po dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito pong si Secretary Alan Peter Cayetano at saka po itong si Asek Bolivar, yung DFA spokesperson, para nga po meron tayong makausap para ngayon din po agad, ma'am, eh maire-rescue po kayo dyan. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Kaya tibayan nyo po, ma'am, tatagan nyo po yung inyong loob, ma'am, na ipagdasal po natin, ma'am, na kayo po eh ngayon din po mismo eh mairirescue nga po kayo ng mga kinauukulan po dyan po sa may Riyadh, Saudi Arabia. Dahil alam po namin, ma'am, kung gaano po kasakit para po sa inyo at maging sa mga kamag-anak nyo po at maging kami rin po dito, ma'am, na kung pwede nga lang po, ma'am, sabi ko nga at sabi po ni Idol, eh ngayon din mismo kung dito lang po kayo sa Pilipinas, mas madali po sana.
Pero ginagawa po namin, ma'am, lahat ng aming pong resources, ng aming pong makakaya para matawagan. Maging yung Malacañang Action Center nga po, ma'am, kinokontak na po namin para po matugunan po at maalis na po kayo dyan sa impyerno pong inyong kinalalagyan. Salamat po, ma'am. Yes, ma'am. At yun nga, ma'am, kailangan po maging matatag po kayo, magpakatatag po kayo dyan, ma'am. Opo, ma'am. Opo. At gagawin po namin lahat, especially po, ma'am, si Idol, talagang kaya nga po sobrang disappointed po siya na wala pa rin po kami makontak. Buti na nga lang po, itong si Ma'am Marisa Cruz, lagi po siyang andyan, lagi po siyang nagfa-follow up in fairness po sa OWA through Ma'am Marisa Cruz. Lahat po, ginagawa din po niya para po makontak na yung kanilang counterpart naman po doon, dyan naman po sa Riyadh. Opo, ma'am. Naiintindihan po namin, ma'am, kung gaano po kasakit sa inyo at kailangan po makaalis na po talaga kayo dyan. Opo. At hindi po kayo, ma'am, titigil, ma'am, ha? Alam po ninyo yan. In fact, kaya nga po araw-araw nagpa-follow up po niyan si Miss Odette na lagi pong inaalam, kinokontak yun po pala, ma'am, hindi pa rin po kayo nakakaalis nga po dyan sa inyo pong amo. Sabi ba, hapon, tapos ngayon naman, wala din. Opo. So, meron na po pala kayo, ma'am, na tawagan dyan po sa polo ng Riyadh? Meron po, ma'am. Una lang po nangyari sa akin ito. Hindi pa rin sabi sa tawagan. Hindi na ako ngayon. Hindi po. Hindi po lang po yun. Ayan, bumubulong-bulong na lang si ma'am. O, alam ko po, ma'am, kasi sabi nyo nga po, nagkukulong na lang po kayo sa kwarto para nga, syempre po, makaiwas. Kumbaga, yun na lang po ang tanging ginagawa ninyo po. Sige po, ma'am, basta huwag nyo pong ibababa yung inyo pong komunikasyon para po patuloy pa rin po namin ginagawa ang lahat para nga po may makausap at para po maalis na po kayo dyan. Sige po. At sige, meron nang tinatype sila. Tingnan po natin, ma'am, kung meron tayong makakausap ngayon. Okay, sige. So, alright. May makakausap na ba tayo mula sa, at least man lang sa DFA? Kasi maging DFA nga po, ma'am, tinatawagan po namin ngayon para po makatulong na at malaman po yung inyong sitwasyon dyan. Okay, so wala pa rin. Wala pa rin tayong makontakt talaga. Pero ma'am, wag na wag niyo po munang ibababa yung linya po. Anong po, ma'am? Opo, ma'am. Opo, dahil kakausapin po kayo para nga po sa coordination. Yun pong aming tinatawagan pa rin. Para po ma-rescue na po kayo, ma'am, ngayon din po mismo. Okay? So, meron na bang nasa linya? Wala pa rin talaga. Lahat hindi makontak. Yun ang mahirap po pag ganitong sitwasyon na very urgent, matter of life and death situation po ito na kailangan maalis na po kayo dyan, wala po kaming makausap hanggang ngayon. In fact, ma'am, dito po lahat ginagawa po nila, lahat na po tumatawag yung mga kasamahan po namin para po may makausap man lang tayo at makakapag-assure na ngayon po maalis na po kayo dyan sa inyo pong kinaroonan. Sige po. So, ma'am, wag nyo pong ibababa. May kakausap po sa inyo. Oo, sige. Sandali lang po, mama. Wag nyo pong ibababa. Ah. Sandaling-sandali lang po. Okay, sige. Si Idol po andito, may gustong sabihin sa inyo, Ma'am Iris. Sandali lang po. Sige, Idol, go ahead. Hello, Ms. Iris. Hello po. Okay, pati ako tumulong ng makitawag. Sige, wag ho kayo mag-alala. 1 minute na lang po. Meron nung pong papalit sa amin. Pero tinatawagan ko po, promise ho, ako na ho mismo, after this program, magtatawag ho ako sa Malacañang. Lahat ng mga kakilala ko sa Malacañang, tinatawagan ko po. Unfortunately, dalawa sa kanila bumubulong at nasa meeting. Kahit na not related na po sa problema ninyo. Oh.
tinatawagan po namin na pwedeng tumulong. Talagang mukhang hirap na hirap po kasi talaga kami na matawagan, na pwedeng matawagan at masabi po yung inyong problema. Ibababa ko na po itong usapan natin. Lilipat lang po ako sa kabilang linya. Okay? Sige po. Alright. Kasi Nins, sinabi niya doon kay Odette pala, nag-text siya. Gusto niya na magpakamatay. Mm-mm, yun nga ang inaagapan natin. Kapag may nangyari dito, may mga sisisihin talaga ako. Marami akong sisisihin mga putang inang tao rito. Hindi sa atin, hindi sa TV5, kundi sa mga taga-gobyerno. Kasi hindi tayo nagkulang, Idol, araw-araw. Yeah. Inaano natin. Sinabi niya eh, kaya nga ako sobrang init ng ulo ko. Doon na yung text niya kay Odette, magpapakamatay na ako. Hindi tayo nagkulang na tinawagan yung mga taga-gobyerno. Pero itong mga taga-gobyerno, mga putang ina, walang ginagawa ko, hindi magpalaki ng mga bayag ng mga putang ina to eh. Sige, paalam na tayo. Okay, ako po si Nina Taduran, Diyos Mabalos. Sigurado na.